Ay, magandang tanghali po. Pasensya na po kayo mga kababayan na istorbo namin ang tanghalian ninyo marahil o ano man ang inyong ginagawa. At pagpapasensya nyo na ho yung itsura ko dahil namamaga po yung bagang ko. Maraming salamat sa ating mga doktora. Masakit pala yung skin test. Madaya itong nurse. Sabi niya para daw ano, kagat lang ng ano tawag yan? Ng langgam. Hindi totoo yun. Huwag yung papaniwala. Masakit to. Mas masakit pa sa injection. Anyway, kaya pagpapasensya nyo muna yung itsura ko. No? Hindi ko kasi makuha magpahinga dahil sa katulad doon ito kung bakit kami nagkaroon ng breaking news. Dahil katatapos lamang po ng aming regular weekly department head directional meeting. At ako po biglang nalungkot sapagkat may masamang balita po na nangyayari sa lungsod ng Maynila. Lalo na sa pangangalaga ng ating mga public institution. No? Mga kababayan, ang City of Manila po, nung nakaraang administrasyon, ay nagkaroon ng joint venture agreement sa mga private corporation kung saan itong mga kumpanyang ito ay nag-take over ng ating mga public market. No? Lima po yan na pinirma ang kontrata ng nakaraang administrasyon. Hindi ko naman sinasabing masama. Hindi ko rin sinasabing mabuti. Titingnan natin kung anong magandang magiging direksyon yan as we go along with our administration. But ang nakalulungkot na bahagi ng kontratang yan na mga binigyan nila ng mga palengke natin. And I would like to inform you that itong mga private sector na to na umukupa ng mga market natin, Santa Ana Market, San Andres Market, Sampaloc Market, Trabaho Market, at Quinta Market. Ito po yung mga privatized nung nakaraang administrasyon. Maaari pong maganda ang layunin, pero nakalulungkot tong isipin na hindi yata maganda ang nangyayari. Para sa kaalaman ng mga batang Maynila, mga tagalungsod ng Maynila, no? Ito pong mga kumpanya, XRC Mall Developers and Marketlife Management and Leasing Corporation, ay pumirma ng kontrata doon sa dating alkalde. At ngayon po, sila po ay hindi nagbabayad sa siyudad ng Maynila for the past 2 years. Since April, for example, XRC Mall Developer, no? From April 2017 to July 2019, ngayon po, joint venture partner of the City of Manila, they are the operators of Santa Ana Market, San Andres Market, Sampaloc Market, and Trabaho Market. Ganun din ang Marketlife Management and Leasing Corporation. Meron din silang unpaid obligations to the City of Manila amounting to 11,161,750. Yung XRC, 14,388,000. Kaya po talaga ito nakakabagabag. Kaya po, kahit na anong sakit ng ipin ko, hindi ko mapapaligtas. No? Itong sitwasyon na to.
Buti na lamang po talaga, kahit na ganito ang sitwasyon ko, pumasok ko ako at gusto ko malaman talaga ang tunay na sitwasyon. At maraming salamat sa ating mga department head at city treasurer. Ito po, ang breakdown. Ayon po sa kontrata, no, ang Santa Ana Market may guaranteed annual revenue share na 1.5 million. Ang San Andres may 1.5 million guaranteed share. Sampaloc Market, 1.5 million guaranteed share. Trabaho Market, 1 million guaranteed share. No? As you can see, ito po ay nagkaroon na ng penalty. Ang Santa Ana, 348,000. San Andres, 348,000. Ang Sampaloc, 348,000. Trabaho Market, 256,000. Plus surcharges and interest. I mean, surcharges na 40,000, 40,000, 40,000, 26,000 accordingly. Same thing with Quinta Market. Sila po ay may guaranteed annual revenue share sa City of Manila, 6 million. According sa aming data. Sila po ay may penalty ng 1,466,000. And surcharges of 195,000. Total for XRC, ulitin ko, 14,388,000. Quinta Market, 11,161,750. Total of 25,549,000. Ngayon, mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Para naman yatang hindi makatwiran to. Bakit to? Bakit hindi ho nila ipinagkakaloob sa ating mga tagalungsod ng Maynila yung marapat na share ng city government para sa kanyang mamamayan ng lungsod? Kung saan kayo mismo nakakalam, may mga malalaking tindahan na umuupa ngayon dyan sa Quinta Market, sa lahat ng market natin. Lahat yan. Malalaki. Malalaking kumpanya pa yan. May Save More, may Goldilocks, kung saan-saan. O Jollibee. Ang hindi ko, ang pinagtataka ko, bakit hindi nila ibigay yung share ng city? Ang nakakalungkot, yung mga maliliit na maninindan sa loob ng paligid, the so-called poproteksyonan ng nakaraang administrasyon, the so-called poproteksyonan ng city government. O sila babayad, pero yung malalaking korporasyon, hindi nagbabayad. No. Parang nyo naman kaming ginagahasa niyan. Diba? Hindi naman ho maganda yan. Kaya po, ito yung sisimplihin ko po ang ating usapan, mga kababayan. To XRC, Mall Developers, Marketlife Management, Leasing Corporation, binibigyan ko po kayo ng 72 hours to pay your obligation to the people of Manila and the city government of Manila. After that, pag wala ko nakitang cheque sa lamesang ito, na inyong obligasyon base sa kontratang pinirmahan nyo noong nakaraang administrasyon. Napatuloy naman namin kinikilala so far sapagkat wala naman akong habit na hindi kumilala ng kontrata as long as ito'y makabubuti sa higit na nakakarami sa aming mga kababayan dito sa lungsod. But for the meantime, you are in bad faith. How come you exist for 2 years? Not paying your obligation. How come nobody attended to this? This is unfair for the vendors inside our public market. Sila nagbabayad, maliliit. Yung malalaki, hindi nagbabayad. Parang hindi yata makatwiran yan. Kaya, uulitin ko, XRC Mall Developers, Marketlife Management and Leasing Corporation, I'm giving you 72 hours.
in the absence of payment, we will force to implement the provision of the contracts to invalidate or at least, you know, strike down your contract and protect the interests of the public, particularly yung aming mga kababayan na namumuhay sa loob at naghahanap buhay sa loob ng palengke. After that, no extension. You have to pay for our sake. So, I hope paliwanag sa atin lahat. Kayo na mga pribadong korporasyon, ito'y paalala ko lamang ha, na nag-i-engage into public contracts or joint venture agreement with our city. No, hindi ko po kayo papayagan. Kung meron pa ba kami madidiskubre na kabulastugan or hindi makatwiran na ginagawa ninyo dahil nang nasanay kayo sa mga dati na hindi inuunawa o binibigyan ng proteksyon ang mamamayan ng lungsod ng Maynila, na kaming mga batang Maynila, tapos na po ang panahon nyo. Tapos na po ang maliligayang araw ninyo. Tupdin po ninyo ang inyong obligasyon sa aming mga taga-Maynila kung gusto nyo pong magpatuloy na maghanap buhay sa lungsod. Hindi po ito makatwiran. Kapag mahirap, nagbabayad. Kapag mayaman, pwede na dahil kumpare, dahil kaibigan. Hindi po. Ulitin ko. Hanggang Huwebes na lang kayo. We will take over of our public market in the absence of payment. Sana po nagkakaintindihan tayo. Patawarin ninyo ako. Wala po akong masamang intensyon. Ang intensyon ko lang ay pangalagaan ang kapakanan ng mga taga-lungsod ng Maynila. Muli sa inyong lahat, mga kababayan, pasensya na kayo sa boses ko. Talagang masakit. Pero okay lang. I'll be going to my dentist in a while. Then I'll be back again. Later on, we'll continue to work. We will not rest. At ako'y nananawagan. Maraming salamat to sa lahat ng mga barangay officials na tumutulong na maglinis ang ating kali. Ako'y nananawagan sa ating mamamayan. Tulungan niyo po kami. Linisin po natin ang ating pamayanan, ang ating komunidad. Kami naman po, yung mga ganitong katulad na ganito, lilinisin ko rin po ito. Pangangalagaan ko sa abot ng aking kakayanan na proteksyonan, pangalagaan ang interes ng mga batang Maynila at tayong tunay na mga tagalungsod ng Maynila. Kaya po nakikiusap po ako sa inyo, mga kababayan. Tulungan niyo po kami sa pakikiisa, sa paglilinis ng ating kalsada na maging maliwalas muli, maging masigla muli, maging vibrant muli ang Kapitolyo ng Bansa. Magandang hapon. Nawa, maging maayos ang nalalabi pang araw na ito para sa ating lahat at maging malusog at ligtas kayo sa awa ng Diyos. Walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Manila, God first.